Hello, what's up, ang sangkay? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At diba, syempre, shoutout din po sa lahat ng mga solidong sangkay na palagi pong nagaantabay, palagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At today, panibagong araw, kaya naman ang suot ko nakalagay po, relax. Relax lamang po tayo, mga sangkay. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pambihirang tatalakay ngayon, eh gawin po muna natin ang pinakamahalagang batas. Walang iba, kundi ay like ang video na to in 20 seconds. Let's go! Para mas marami sa mga kababayan natin ang makapanood sa content o sa topic natin ngayon, mga sangkay. Like na ba? Ready na ba kayo? Alright, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! May sumabugbong balita. Ito na nga po, mga sangkay, naglalabasan na. Kailan lamang, eh napag-usapan po natin ang tungkol po sa mga sindikato pagdating po sa mga produkto dito sa Pilipinas. Na ngayon ay nagkakabistuhan na ngayong ang namumuno sa Department of Agriculture ay mismo ang ating presidente. So eto po ang resulta, mga sangkay. Nakaraan, napag-usapan po natin na ang ginagawa ng mga sindikato, tinatago po yung mga produkto natin sa bansa, tapos magiging dahilan nila yon para ang Department of Agriculture, yung ating gobyerno, ay pumayag na tayo mismo sa bansa natin mag-import ng pagkarami-rami. Kagaya na lamang po ng asukal na muntika na po. Nasa 300,000 na tunelada dapat ang aangkatin nila. Nakikita po ng nasa bilyon, mga sangkay. Eto na. Diba, tinatago po nila yung mga produkto para magmukhang nagkakaroon na ng shortage yung pagkain sa Pilipinas. Eto na ang lumabas na balita, mga sangkay. Eto, mula po sa UNTV, panoorin po natin. Mag-react po tayo dito. Mel, ano ang proseso na gagawin sa nakitang mga sako-sakong asukal sa Pampanga? Ayan, babalikan po natin ito. Kasi ito ay tungkol sa usaping ano ang gagawin, ano ang magiging proseso. Kasi mga sangkay, eto nga po, ang post ni Attorney Vic Rodriguez o ni ES, Executive Secretary ng Marcos Administration, eto na nga po, mga sangkay. May nabisto na po silang pinagtataguan nitong mga asukal. Okay? Para po gipitin yung ating gobyerno na hindi po na payagan mag-angkat. Parang ganun po yung gusto mangyari nito mga buwakang negosyante na matatawag na rin po natin mga sindikato. Ayan po, mga sangkay. Kitang-kita nyo naman kung gaano kadami yan. Wow. Diyos mayo marimar. Grabing daming asukal. Guys, kitang-kita nyo kung gaano kadami ang asukal na itinatago. Wow. Wow. Guys, alam niyo mga sangkay, isang bodega pa lamang po ito, ha. Isang bodega pa lang. Marami pa po ang mabibisto, hindi lamang po asukal ito, kundi marami pa pong ibang mga produkto sa Pilipinas na itinatago nitong mga sindikato sa bansa. Ayan, no? Ang bihira. Wow. Ganyan katitindi, mga sangkay. Imagine niyo to, ha, from 1986, after Ferdinand Marcos, ng pamumuno po niya na kung saan maayos po yung sistema ng agriculture sa bansa at sistema ng
mga produkto ng Pilipinas, especially sa pagkain, isipin nyo kung paano po nila niloko ang ating bansa ng mahabang panahon. You know, after Marcos administration, nagkanda sira-sira ang Pilipinas, nagmahal ang presyo ng mga bilihin at kung ano-ano pa. Ito lang palang ginagawa nila, tinatago po yung mga produkto para mapanatiling mahal. Ibang klase talaga, oh. So, ito yung, basahin po natin yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Ayan, sabi po niya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos, ipinag-utos ng inyong lingkod ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga lugar na napabalitang nagbobodega ng mga lokal at imported na mga asukal sa Pampanga at Bulacan. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre ng mga opisyal mula sa Bureau of Customs ang saku-sakong mga asukal na umano ay mula sa Thailand, pati na rin ang mga sako ng harina at corn starch na galing naman sa China. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng BOC kung ang malaking inventaryo ng asukal na natagpuan sa bodegang ito ay may kinalaman o kaugnayan sa plano ng ilang mga mangangalakal na pagkakitaan ang nagaganap na krisis sa supply ng naturang produkto sa bansa. Angad ng Pangulong Marcos na matugunan ang mga ganitong uri ng problema bago pa man lumala ang maging ganap na krisis pang ekonomiya. You see, mga sangkay? So dito pinangunahan po ng ES, Vic Rodriguez. Grabe lang. Ang kakapal po talaga ng mukha ng mga sindikatong to, no? Eto, mga sangkay, ito po yung ano, ganito po katindi. Ayan. Pambihira naman, oh. Iniipit po kasi, mga sangkay, ang nangyayari, iniipit po yung market natin at ang pamahalaan natin. So, ang mangyayari, mananatiling mataas ang presyo o pwede pa mas tumaas. Kasi nga, pinapalabas po nila na ano eh, may krisis pagdating po sa asukal, onions at marami pa pong iba, mga sangkay. Sana po natin hindi lamang po ito. Marami pa po. Ito, panoorin po natin mula sa UNTV. Mel, ano ang proseso na gagawin sa nakitang mga sako-sakong asukal sa Pampanga? Yan na. Yes, Ella, batay dun sa sistema sa mga nire-raid ng mga otoridad ng mga warehouse na mga pinaniwala ang mga nag-hoard ng produkto tulad ng... Ayan, no? Mga nagtatago ng mga produkto na dapat sana maihahatid na po sa market para po hindi masyado magipit ang ano supply ng pagkain sa Pilipinas. Asukal, mapapasakamay muna ito ng mga otoridad at bibigyan ng pagkakataon ang mga may-ari na magpresenta ng kaukulang dokumento. Ayan na! Kawawa naman dito yung mga may-ari. Ay, hindi pala kawawa. Hindi sila kawawa. Tinatago nila eh. Iniulat nga ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ngayong araw ay sumalakay ang operatiba ng Clark-based Customs Intelligence and Investigative Service. Ayan o. Sinalakay ng mga tao ni PBBM. At ayan, natimbog. Is at Enforcement and Security Service Quick Reaction sa Leeson Building sa Barangay Del Pilar sa San Fernando, Pampanga. Mm-hmm. San Fernando, Pampanga pala ito. At dito nga natagpuan ang libu-libong sako ng asukal. Guys, ulitin ko, libu-libo ito ha. Libu-libong sako ng asukal. Hawak ng mga otoridad ang isang letter of authority at mission order at agad na sinamsam ang suspected na hoarded na sacks of sugar na galing sa Thailand. Thailand at may mga galing pa po sa ano. Bali, ito daw mga sangka, itong mga asukal ay iba ay, yung iba is galing sa pag-aangkat, yung iba naman ay galing po sa local na gawa. Ayon kay Executive Secretary Vic Rodriguez, magsilbi itong babala
sa mga traders na nag-hoard ng mga asukal para lamang kumita mula sa artificial sugar shortage situation. Yan. Paano na lang kung hindi si PBBM ang naging kalihim ng Department of Agriculture? Eh di wala. Nga nga tayo ngayon, tataas lamang po ang presyo ng mga bilihin, wala tayong magawa. Parang ang mangyayari, ano ito, parang normal lang. Samantala, kagabi ay nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sugar industry stakeholders kasama sa pulong si Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon sa Senate President, tinalakay sa pulong ang tungkol sa problema sa sugar importation. Dito mulian niyang kinilala ng Pangulo ang pangangailangan na mag-angkat ng kaunting volume ng asukal. Yun ang sinasabi. Hindi naman kasi problema mga sangkay ang pag-i-import ng kung anumang produkto. Kaya nga lang, ang problema kung may sapat tayo na supply, tapos mag-i-import po tayo. Eh, kawawa po yung mga magsasaka natin. Bukod doon, tataas po lalo ang presyo ng mga bilihin. Alam niyo yun, mga sangkay, masyado po talaga. Malaki daw kasi talaga yung kinikita nito mga sindikato. Maabot ng bilyon eh. Sa pag-i-import. Para sa industrial at household consumers, may ilan rin anyang inirekomenda kay Pangulong Marcos na i-anunsyo na lamang sa tamang panahon. Ayun, ano kaya yun, no? Sana i-announce na. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. So, eto na, mga sangkay, nasamsam na. Isa pa lamang po ito, ha? Isa pa lamang po ito sa napakarami. Ayan po, na mabibisto pa. Kung noon may war on drugs, well, tuloy pa naman ang war on drugs. Kaya nga lang, eto ngayon ang matindi din kay PBBM. Itong mga pagbubunyag sa mga kalokohan sa Department of Agriculture. Dahil nga po, pag sinabing usapang agrikultura, aba, dito tayo nabubuhay, tayo mga Pilipino. Kasi kung walang supply ng pagkain mula sa mga magsasaka, eh, wala tayo dito. Okay? So ayan mga sangkay, abangan po natin ang magiging update regarding dito and hopefully, mas marami pa pong masakote at hindi po makapalag. Dahil for sure, dahil sa balitang to, eh, nag-aal sa balutan na ngayon itong mga sindikato. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Aking bansang minamahal, tara na. Ang ating inang bayan, babangon na. Bakit sila ay narito na, handa na. Dungan ng bayan, muli itataas, tara na, sumama na. Huwag matakot, ikaw ay sumabay, pagkat sila lahing maharlika. Panibagong araw ay sisinag na, ang ating bayan may pag-asa. Sa tulong ng Panginoon, babangon tayo. Bansang ito'y noon ay malago, kinikilala sa buong mundo. Isang pangarap na mabalik ito, tatag ng bayan, dangal nito. Huwag matakot, ikaw ay sumabay, pagkat sila'y di
Iyak na gagabay. Halika na, magkaisa. Ating itas ang lahing mahalika. Panibagong araw ay sisinag na. Ang ating bayan may pag-asa. Sa tulong ng Panginoon, babangon tayo. Ilang dekada ng inapipinagtatawanan, ngunit di gumanti. Pangarap niya'y itayo, dakilang bayan ng Diyos. Tara na, sama-sama tayo babangon. Pilipinas kong minamahal. Sama-sama na tayo magigiba. Hinahangat mong pagtundad ay kakakamit na. Sa kasaysayan nakabakat na ang lahing maharika. Wala nang maiiwan at sabay-sabay tayo babangon. Magtutulungan hanggang sa lahat ay makaahon. Pag-uugaling talaga dapat na natin niyang itapon.